Usapan natin ngayon ay yung legal strategy sa kampo ni General Bantag. Yung binanggit niya na inhibition sa one-on-one interview niya kay Banat Bay at kay Dado TV. Nung tinanong anong gagawin, binanggit ni General Bantag yung mag-inhibit kami, sabi niya. So, ipaliwanag ko lang, ano ang inhibition? Ang naiintindihan ko, kahit hindi ako lawyer, sentido common lang, common sense. Yung inhibition na sinasabi, mag-file sila ng complaint ba yun o manifestation sa piskal na hihilingin ng kampo ni Bantag na ang DOJ o yung prosecutor's office mag-inhibit o huwag niya nang hawakan itong preliminary investigation. So, hindi na ang piskalya ang mag-determine ng probable cause. Bakit? Dahil bias ang DOJ, bias si Secretary Remulla. Yun ang naintindihan kong plano ng Team Bantag. So, dito muna tayo yung pagiging bias. I-review lang natin ha. Ako, kaya sumusuporta ako ng todo kay General Bantag. Kasi, naniniwala ako na itong si Secretary Remulla, hindi niya na ginagampanan yung tungkulin niya bilang Secretary of Justice. Naniniwala ako na bias na talaga ang DOJ. Itong prosecutors, yung panel of three fiscal na mag-determine sa probable cause, under yan ni Secretary Remulla. Napakahirap ang laban dyan. Kasi, ano na eh, ang Secretary Remulla, he is now pronouncing in public na guilty talaga si General Bantag. Yun ang kanyang mindset. So, ano ngayon din ang mindset? Sorry ha, fuera de los buenos. Hindi ko kilala yung tatlong fiscals na member ng panel. Hindi ko kilala. Ang akin lang, duda. Dahil dito sa kagagawan ni Secretary Remulla, hindi ko maalis yung magduda na na-influensyahan na ni Secretary Remulla itong tatlong tauhan niyang piskal na mag-determine ng probable cause. Yun ang aking nakikita na ngayon, yun ang lumalabas na strategy, yun ang legal action na gagawin ng Team Bantag. Kasi mismo si General Bantag ang nagsabi na mag-inhibit sila. So, ano ang mangyari? Yun na lang ang present na document. Inhibit. So, I don't know. Hindi ko na... Yung aking common sense, nag-stop na dyan. Who will approve yung request for inhibition petition? Will it be the fiscal? Yung tatlong panel? Do they have the authority to say na, okay, we'll inhibit? Palagay ko, hindi. Yung mga legal minds dyan, please comment. Or yung inhibition petition ng Team Bantag, iaakyat ba nila kay DOJ Secretary for his approval? Yun ang mas malamang na course of action. So, kung ganun ang mangyari, hindi makapag-decide itong panel of prosecutors doon sa request ng Team Bantag na mag-inhibit sila. Kung iaakyat nila kay Secretary Remulla, ay walang mangyari. Hindi yun a-approvehan ni Secretary Remulla. Disapprove yun. Ibig sabihin, tuloy pa rin ang ano, tuloy pa rin ang preliminary investigation ng tatlong piskal. Okay? So, ano pa? Kung i-disapprove ni Secretary Puying yung inhibition petition, what's next for the Team Bantag? I don't know, baka pwedeng ano na yun.
pwedeng aakyat na sila sa korte. Parang may ganong ano eh, na they will request the court, court of appeals ba yan o ano, na to force o ano, basta magawa ng paraan na ang determination of probable cause is hindi na ang piskalya. O pwede rin yung sinasabi ni Attorney Panelo na pwede ang ombudsman ang mag-determine ng probable cause. Binanggit yan ni Attorney Causing sa vlog niya kagabi. Dinisgas din niya ang inhibition strategy. Napanggit niya na ang nakikita ni Attorney Causing ang gagawin ng Team Bantag is doon sila dudulog sa ombudsman. Which is constitutional yun. It's embedded in the law na ang ombudsman can take over any investigation involving government officials. Eh si General Bantag, Bucor Chief siya nung nangyari yun. Solueta, ganun din, na Deputy Director General for Security. So, government officials. Dahil government officials sila na involved sa anomalya, pwedeng mag-come in ang ombudsman. So, to me, yun ang mas magandang mangyari sana kung ombudsman na lang ang mag-determine ng probable cause. Kasi, makakaasa tayo, analysis ko lang ito, ng patas na pag-investigate kung ombudsman ang mag-handle sa preliminary investigation. So, yun. Isa. Pwede rin, sa tingin ko, korte. Kasi ang nangyari doon sa anak ni Secretary Buying, complaint ng PIDEA, illegal possession of Mary Jane, ang legal o ang proseso, piskal ang mag-determine ng probable cause. Eh, nagpakita ang gila si Secretary Buying. Sabi niya, huwag nang idaan sa piskal. Idiritso sa korte. So, ang naintindihan ko ngayon, isang judge ang nag-i-investigate doon sa complaint ng PIDEA at ang judge na yon ang mag-determine kung may probable cause o wala. Oh, so, kung nagawa yon sa anak ni Secretary Buying, na hindi na ang piskalya ang nadetermine ng probable cause kasi nga baka bias kasi under ni Remulla ang piskal. So, umakyat ang probable cause investigation dito sa judge. Di, ibig sabihin, pwede rin dito sa kaso ni General Bantag. So, sana ganun ang mangyari para naman ang akin lang magkaroon talaga ng fair na investigation. Kasi sa ngayon, sorry to say this, Secretary Mulya, nawalan na po ako ng tiwala sa iyo. Dahil sa mga pronouncement mo, nag-ano ka na po, nag-trial by publicity ka na. Ano po ang Team Bantag sa probable cause, wala na tayong problema. Kung i-declare ng ombudsman o i-declare ng judge na no probable cause, wala na. Kung sabi may probable cause, judge na o ombudsman, o di sige, tuloy ang labanan sa korte. Ano lang, let justice takes its course, kailang doon lang sa patas na labanan. Sa ngayon kasi, hindi na po patas ang labanan with Secretary Remulla na siya na ang lead lawyer ng Mabasa Family, lead prosecutor, nawala na po ang...